Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Hazel, isa sa mga kwentista at on-the-job training na nagmula sa Camarines-Sor Polytechnic Colleges. At narito ako ngayon upang magbigay sa inyo ng isang kwentong tiyak kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ako magsimula, mayroon muna akong mga katanungan. Mga bata, nakakita at nakapunta na ba kayo sa ilog o isang balaisdaan? Wow! Namingwit at nakahuli na ba kayo ng isda? Magaling! Ang ating kwento ngayong araw ay umiikot sa isang balaisdaan. Napamagat ay ang balaisdaan ni Lolo na kwento ni Ami Ramdanea at guhit ni Mel Darmawan. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pagkain ng inihaw na isda ang pinakamasayang araw ng linggo. Ngunit, nasaan si Lolo? Ang palaisdaan ay umaapaw. May mga isda na naipit sa palaisdaan. Dapat mahuli ito ni Ineng. Udyang, pakiusap, pakikuha ang lambat, sigaw ni Ineng. Ikaw na ang kumuha, o di kaya ay hintayin mo si Lolo, sabi ni Udyang. Hinahanap ko pa ang aking sarong. Sinampay ko yun dito kahapon. Tumalon si Ineng sa ilog. Baka mahuli niya ang mga isda gamit ang kanyang mga kamay. Ayun sila! Ang mga maliliksing isda ay nakawala sa mga daliri ni Ineng. Aha! Nahuli niya rin sa wakas ang isda. Gayunpaman, ang katawan ng isda ay madulas at nabitawan ito ni Ineng. Hindi maaaring pabayaan ni Ineng na tangayin ito ng ilog. Udyang, tulungan mo ko, sigaw ni Ineng. Sabi mo hinahanap mo ang iyong sarong. Pero bakit ka kumakain ng cherries? Tumawa lang si Udyang. Aha, nagkaroon si Ineng ng ideya. Nakahuli siya ng tatlong isda ng sabay-sabay. Ay nako, nagpaikot-ikot ang mga isda. Ang isang isda ay tumalon ng napakataas. Oh, hindi! Nakatakas muli ang mga isda. Uy, ano yun? Isang piraso ng tela ang inaanod sa ilog. Parang ang tela ay naipit sa isang bagay. Hindi ito mahila ni Ineng. Ha 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 ha, sinusubukan mo bang manghuli ng isda o maglaro sa tubig? Sabi ni Udyang. Sumimangot si Ineng. Udyang, di ba tinutulungan natin noon si Lolo na manghuli ng isda? Biglang naalala ni Ineng. Sarado ang pasukan ng tubig at binuksan ang labasan. Kaya napakakaunti ng tubig sa palaisdaan. Ngayon, kabaliktaran naman ito. Ang tubig sa palaisdaan ay umaapaw. Ibig sabihin, ang labasan ng tubig ay barado, sabi ni Ineng. Maaaring ang tela ang nakakaharang dito. Hayaan mo akong hilahin ito, sabi ni Udyang. Ngunit, hindi rin siya nagtagumpay. Siguro ay kaya nila itong bunutin ng sabay, tilamsik. Pareho silang basang-basa. Ano kayang dahilan kung bakit hindi ito mahila? Inilagay ni Ineng ang kanyang mga daliri sa ilalim ng tubig. Naku! Ang tela ay naipit pala sa mga alambre ng labasan ng tubig. Matagumpay na natanggal ni Ineng ang tela. Agad na bumulwak ang tubig mula sa labasan nito. Nagsimulang humupa ang tubig sa pool.
Lolo! Tawag ni Ineng. Agad niyang naalala ang lahat ng mga pangyayari. Ito ang dahilan kung bakit iyon nangyari, sabi ni Ineng habang nilalatag ang tela. Huy! Sarong ko yan! Bulalas ni Ujang. Hay nako! Inis na tumingin si Ineng kay Ujang. Tama na kayong dalawa, Ineng. Ang iyong pagpupursige at paglutas sa problema ang nagligtas sa akin sa maaring pagkawala ng aking mga isda. Salamat! Nakangiting sabi ni Lolo. Ineng, humihingi ako ng paumanhin kung niloko kita imbis na tulungan kita. Ang buong problemang ito ay dulot ng aking pagkakamali. Ako ay magiging mas maalalahanin at responsable, paumanhin ni Ujang. Ah, ito ang inaabangan ni Ineng. Ang inihaw na isda ni Lolo ay palaging espesyal. Ang pagkakaroon ng pagmamalasakit sa ating kapaligiran o kalikasan at pagpupursige na magawa o makatulong ay may magandang patutunguhan sa huli tulad ng nasa kwento. Kaya, huwag mawawala ng pag-asa, maging matatag at ugaliing tumulong upang malutas ang isang problema. Dahil minsan, hindi natin inaasahang may mga pagsubok tayong kakaharapin. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Muli, ako si Ate Hazel na nag-iiwan ng kasabihan na ang pag-aalaga sa kalikasan ay pagpapahalaga sa ating kinabukasan. Kapag may sipag at tiyaga, ito ang susi ng ating tagumpay. Huwag kakalimutan na mag-follow, like at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang mga kwento na tiyak na pupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!